Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, eto, isha-share ko naman sa inyo kung paano ba natin i-water propagate yung ating mga snake plants ng effective, yung mabubuhay talaga sila. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, ating i-share kung ano ba yung mga dapat natin gawin para maging successful yung ating propagation, yung ating water propagation ng mga snake plants. Ito ay isa din sa pinakamabisa na paraan ng pagpaparami ng ating mga snake plants. Ang maganda mo dito sa water propagation, kita mo yung progress na nangyayari dun sa halaman mo. Dahil ayan, kita mo talaga siya, very visible. Yan yung ating tatalakayin for today. Siyempre, sasagutin na rin natin yung mga ilang katanungan or yung mga frequently asked questions regarding dito sa mga snake plants. Lalo na katanungan doon sa previous vlog natin regarding dito sa mga snake plants. So, unahin na natin yung mga frequently asked questions muna. Ito po yung katanungan. Unang katanungan na galing kay Ma'am Malu Dalot. Bakit nagkakaroon ng mantsa na pabilog kaya na pangit na tuloy yung dahon? Nilagyan ko minsan ng balat ng sibuyas at bawang, baka ako may insekto. So, hindi ko ma'am alam kung ano yung tinutukoy yung mantsa na yan or pekas. Pero kung halimbawa, kung makikita nyo yung snake plants namin dito, ayan. Meron siyang mga parang patch-patch, parang nakadikit sa kanya. Although, eto naman, matatanggal siya. Kailangan lang nating punasin ng maayos, kayo rin ng konti, para hindi naman masugatan yung snake plant. O kaya, kahit basang-basahan or wipes. Pwedeng-pwede natin siyang punasan ng wipes para matanggal. Ito kasi, yung nakikita nyo yan, hindi naman siya mantsa. Pero tama din yung ginawa mo, ma'am, kasi baka nga po hindi ko kasi kita kung ano yung mantsa na yun eh. Although, itong nangyayari sa snake plants namin, yan, katulad nga ng pinakita ko sa inyo, natatanggal naman siya. And para ma-prevent yan from happening again, mas maganda kung aanuhan na natin kung siya ay ating i-sprayan na ng neem oil o kaya yung mga homemade lang natin na ano na mga insecticide, yung dishwashing soap na may kasamang vinegar. Meron akong vlog regarding dyan, pwede nyong panoodin para kung paano yung tamang timpla noon at magamit natin sa mga snake plants. Effective po yan. And ang isa pang ginagawa natin para sa ganyan, kapag may nakita tayo na part ng snake plants, lalo na kung medyo makapal, kung ilang puno na yung nakalagay dun sa pot natin, ano na, i-separate na natin yun as much as possible para hindi na siya kumalat dun sa ibang dahon. Kasi manonotice nyo yan, kapagka pinabayaan nyo lamang siya, hindi nyo rin siya nilagyan ng neem oil, kakalat siya sa mga ano, hahawahan niya yung mga dahon na wala pang kahit na anong mga insekto or nakadikit na ganyan. So, kung kaya nating i-separate siya, syempre, ang pinaka ano nun, pinaka magagawin na natin yun, huhukayin natin siya para makat natin yung ano, or may mga pagkakataon naman na ano, kung mahuhukay natin yung portion na naandun siya, yung part na yon, much better. So, i-separate na kagad natin yon. Mabubuhay naman siya eh. Automatic mo yun. I-water propagate mo na siya or soil propagate mo na siya. Mabubuhay naman yon. Ito namang isang question, parang karugtong rin to ng kay Ma'am Malu, kay galing naman kay Sir Mario Dapot. Good day, sir. What if nagkaroon ng aphids yung mga snake plants? So, kapag aphids talaga, at yung mga iba pang insekto, yun, neem oil talaga. Sprayan natin ng neem oil o kaya yung binanggit ko na homemade fertilizer. Kapag ka malala yung mga aphids o yung mga insekto na namumuhay dun sa inyong mga snake plants o sa inyong mga halaman, at least twice a week yung pag-spray ng mga neem oil. Twice or thrice a week, kapag ka nakikita nyo na nagle-lessen na siya, nawawala na yung aphids, kahit once a week na lamang. At kung halimbawa, wala na talaga siyang nakalagay na kahit na anong klase or natanggal na tuluyan yung mga insekto dyan, ituloy-tuloy nyo lang kahit once a week nga yung pag-spray ng, ano, ng neem oil kung para hindi na ma-prevent na natin na bumalik pa yung mga insekto na yon doon sa halaman na yon. And hindi naman yan, ano, wala naman yan kahit na anong effect sa mismong halaman natin. Yun nga lang, medyo may foul odor kasi yung neem oil eh, matapang yung amoy niya, pero kayang-kaya naman para sa mga halaman natin. Medyo ano lang siya pagka sa, syempre, nasa loob ng bahay, tapos medyo kulong, maamoy at maamoy talaga natin yung bagsik
ng neem oil na inispray natin. At ang susunod naman na question na ating sasagutin ay galing naman kay Ma'am Leticia Batohanon. So, sir, gaano po kadalas yung pagdidilig? Pagdidilig, masasabi natin na depende kung saan siya nakalagay. Kasi, ano yan, very flexible ang snake plants. Mapa-loob ng bahay, bathroom, sa madilim na corner ng bahay nyo, sa labas, sa direct sunlight. Wala kayong magiging problema sa mga snake plants dahil magta-thrive yung mga yan. Kaya isa siya talaga sa pinakamagandang halaman. Hindi lang para actually sa mga beginners eh, kundi pang-kalahatan talaga itong mga snake plants. Basta natuto ka or nagsimula ka mag-alaga ng halaman, snake plants yung go-to plant talaga. And para sagutin yung katanungan mo, yun, depende kung saan siya nakalagay. Siyempre, kapag ka-direct sunlight, lalo kapag ka-ganitong kainit yung panahon, maaaring araw-araw dahil mabilis matuyo yung ano niya, yung soil niya. Kapag ka naman nasa loob ng bahay at medyo dark yung spot or space, mas maganda kung ipo-poke mo muna ng finger mo yung soil para malaman mo kung gaano na ba siya kabasa or gaano na siya katuyo, kung hanggang saan na yung dryness na meron siya. Kapag nasa loob ng bahay kasi, siguro mga 3 or 4 days, pwedeng tumagal ang snake plants na walang diligan eh. Based na rin yan dun sa halaman namin o dun sa hybrid na snake plants na meron kami sa bahay namin. Tapos yun nga, basta yun lang yung monitoring na gagawin natin. Hindi na rin na kasi natin pwedeng sabihin yung scheduled watering. Mas prefer ko talaga yung chinecheck mo yung soil. Kasi ano mo lang naman yan eh, kakapain mo lang naman yung pinaka-ibabaw hanggang at least 1 to 2 inches kung meron kang pang sadyok o kaya mismong finger mo lang kung okay lang naman sa'yo. Manonotice mo na yun or mapapansin mo na kagad na kailangan ng diligan ng mga snake plants para lang ma-avoid yung overwatering. Ito naman yung question na galing kay Ma'am Carmelita Eugenio. So, hello Mr. Allen, I have a question regarding my snake plants. I planted snake plants with yellow edges but when their babies came out, I don't see like the ones with yellow edges that I planted as original. Mr. Allen, is that normal? Can I get the babies like original snake plants with yellow edges? Thank you, sir, for sharing your talents about planting. Keep safe always. So, to answer that, Ma'am Carmelita Eugenio, ano siya, parang nagkakaroon siya. Normal naman siya. Katulad nito, ayan, hindi, eto yung sinasabi siguro ni Ma'am Carmelita na may yellow edges. Kaya din talaga yan sa amin. And nagre-revert siya or nagkakaroon siguro sila ng genetic mutation. And tanong na rin ako at saka nag-search na rin ako, which is normal nga lang daw yung sa mga snake plants. And lalabas dyan, parang ganito yung mangyayari. Wala na talaga siyang yellow edges. Which is sa akin okay lang naman. Kaya lang, yun nga, kung ito yung ipopropagate natin, di ba, parang hindi naman nakaka-frustrate, pero nakakahinayang since hindi natin mapalabas yung yellow edges. Ito, titingnan ko pa kasi hindi pa siya masyadong hindi ko pa masyadong visible kasi napakaliit pa, ipapakita ko sa inyo mamaya. Napakaliit pa nung baby snake plants na lumabas dito. So hindi ko pa kita kung nagkaroon ba siya ng genetic mutation or nag-revert nga siya sa color green. So yan, i-update ko kayo. Titingnan natin or i-film natin itong snake plants from time to time para makita natin kung yellow pa rin ba or green yung lalabas na panibagong snake plants sa kanya. Ito naman po ay ang sunod na katanungan na galing naman po kay Ma'am Lori. So, ang katanungan naman niya ay bakit po malata or malambot ang ilang dahon ng snake plants ko? And sinagot na siya ni Sir or Ma'am Z or Zeglay. Pag malata, overwater po yan. Tama po siya. So, kapag ka medyo nalalambot yung inyong mga snake plants, ibig sabihin lang yan, tapos parang pag hinipo nyo, yung portion na yon ay ano na siya, parang nagdo-droop. Normal ang normal kasi sa snake plants, matigas talaga. Kapag kaya na nakita yung parang anlambot nga, ibig sabihin overwater siya. Kasi at pagkatapos lalo na kapag hinawakan nyo, yung may malambot siya na part na parang nabubulok, nalulusaw. So ibig sabihin niyan overwater at maaaring nabubulok na yung ugat niya. Kaya yun, dahil nga sa overwatering, kaya dapat manotice or makita, ma-prevent kagad natin yan. Pinakamagandang gawin dyan na remedyo ay bukayin natin, tingnan natin, palitan natin ng soil, pagkatapos tingnan natin kung gaano ng kalala yung damage dun sa, ano niya, sa roots niya. Tanggalin natin yung mga portion na nabubulok na at pagkatapos palitan na rin natin siya ng soil.
And sana, hopefully, hindi naman ganun kalala yung ano natin. Ba't magta-tribe pa naman yan kung hindi naman yung buong ugat niya ay totally sira na. At pagkatapos, ang magagawa na lang natin is gupitin yung portion na medyo ano na, medyo lasak na or malambot na. May mga bad odor din kasi yun, tsaka hindi na natin yun maisasalba kapag ganun. And ito, karugtong na rin to nung ating ano, kasagutan kanina, galing naman kay Ma'am Jacinta Paran. So, good day po. Bakit kaya yung snake plants ko may mga brown spots sa dahon at nabubulok? Pumapangit tuloy yung dahon at hindi malinis. Ano po ang gamot nun? Maraming salamat. Pagdating po kasi talaga kapag ka nabubulok ang inyong mga snake plants, medyo wala na tayong magagawa, lalo na kapag ka nagsimula ng lumabas sa dahon niya. Pinaka magagawa na lang nating remedyo dyan is gupitin yung portion na nabubulok para at least hindi na kumalat pa doon sa ano, doon sa snake plants. Pero hindi doon natatapos yan. Kasi kapag ka, ginupit nyo lamang yung portion na nabubulok at hindi nyo chinek, hindi nyo inimbestigahan yung halaman nyo, hindi nyo tiningnan yung ugat, kakalat pa rin yan doon sa mga portion na ano pa, na healthy pa yung dahon. Kaya make sure na laging i-check yung ugat. At katulad ng sinabi ko, maaring na overwater nyo yung inyong mga snake plants. Kaya nangyayari po yan. Kaya yun yung dapat nating iwasan. Lalo na yung mga snake plants na nasa loob ng bahay. Katulad ng sinabi naman ni Ma'am Nilda Rodriguez, ganyan din po yung snake plant ko lalo pag nasa loob ng bahay. Kasi nga, wala masyadong tama ng direct sunlight. Pagkatapos, ang isa pa dyan ay, yun nga, hindi na nakakatuyo yung soil. Kaya nabubulok yung ano natin, nabubulok yung ugat ng ating mga halaman. Mapapansin nyo naman yan eh, kasi halimbawa, pagka too much sun, na may pagkakataon kasi na nasusunog din ang dahon ng snake plant. So, paano yan? Kunyari, itong snake plants ko na to, sanay siya sa indoor, sanay siya sa loob ng bahay, bigla-bigla, kinabukasan, inilabas ko siya, tumirik ng matindi yung sikat ng araw, makikita nyo, masusunog at masusunog yan, kahit pasabihin natin na kaya niyang itolerate yung full sun. So, kailangan, hindi agad bigla-bigla yung paglalabas sa mga snake plants kung gagawin natin siyang outdoor plant para hindi naman masunog. Pagkakaiba kasi ng yung too much sunlight sa overwatering, ang overwatering, nagkakaroon na ng malambot or malabsak na part yung dahon ng snake plants. Kapag ka naman too much sunlight o kaya underwatering ang nangyayari, makikita nyo na matutuyo yan yung ibabaw na portion. Tuyo talaga siya. Pag hinawakan mo, magbabrown yan. Tapos, nagbabrown pala siya. Tapos, pag hinawakan mo, tuyong-tuyo siya. So, yun yung difference ng underwatering, overwatering, yung underwatering, at saka too much sun. At saka dun sa overwatering. So, yun yung dapat nating tandaan. So, share ko lang itong sinabi ni Ma'am Mary Jane Bumatay. Pag snake plants po, not advisable sa plastic pots. Based on my own experience, lumalabas yung mga roots hanggang masira nila yung plastic. Tama naman yun. At alam ko, nabanggit ko rin yun sa, ano, sa vlog natin before. Hindi talaga pwede yun sa nursery bag, even yung mga malalambot na plastic pot, yung maninipis. Kasi sisirayan at sisirayan niya ng snake plant. Sayang lamang yung ano natin, yung binili natin na plastic pot. Kaya kung maglalagay kayo, it's much better na ilagay siya sa, ano, sa mga clay pots, mga ceramic pots, o kaya yung makakapal na mga plastic pots para hindi niya kayang sirain talaga. So, yun yung pinaka-advisable doon. And so, yun lamang yung mga frequently asked questions natin pagdating sa mga snake plants. Ngayon, pumunta naman tayo dito. Ano ba tayo makakapag-water propagate ng successful ng ating mga snake plants? Before kasi, dun sa vlog natin, ang tinuro natin, paano natin pakakapalin at saka yung soil propagation na ginawa natin. Ito, ayan naman, water propagation, and ito na yung resulta ng ating water propagation na yun. So, kahit anong klase ng snake plants, kayang-kaya nating i-water propagate katulad na nangyayari dito. At saka ito, less maintenance. At saka mag-e-enjoy kayo, maano kayo, ma-amaze kayo na panoorin kung paano everyday, kung paano siya nag-evolve or kung paano siya nabubuhay. At nagiging yung propagation na ginagawa ninyo. Kahit pa mga dwarf snake plants yan, katulad nitong isang to, ayan o. Kung halimbawa lang dwarf snake plants, medyo kailangan natin ng medyo mas mababang base or lalagyanan. Tapos, pwede nating decorationan ng katulad dito. Yung iba kasing dwarf snake plants na ginawa natin before, nalipat ko na siya sa pot eh. Nagtira lang ako ng isang ganito kasi hindi siya dumadami kapag ka nakapropagate dito. Ayan. So, di ba? So, kayo na lang yung bahala ko or kayo na lang yung masusunod kung ano ba yung decoration na gusto nyo. So,
pagdating naman dito sa ating anong to, sa ating snake plants na to, ito ay tatanggalin muna natin sa inyong sa glass na pinaglalagyan para makita nyo. So ito yung isa na pinropagate niya. Around ganun ang katagal to. Siguro mga isang buwan mahigi. Pero makikita nyo, magsisimula dyan, magkakaugat siya. Yan. Tapos, ayan na, sisibol na yung pinaka bago niyang baby. Unti yan lalaki. And ayan, kita nyo naman. Intayin pa natin lumaki bago natin siya i-transfer sa much bigger pot. Etong isa, medyo nauna to eh. Medyo nauna tong isang to. Pinagsama-sama ko nga lang siya sa isang ano para at least para magsilbing decoration. Hindi siya patay. Makikita nyo, simula dito hanggang dito sa taas na to, okay naman yung ano natin, snake plants natin. Medyo mabagal lang tong isang to, pero nagsisimula na siya. Kasi nagkakaroon na siya ng mga bagong ugat. And konti na lang, ano na yan, magtutuloy-tuloy na yan. Lalabasan na rin yan ng panibagong baby katulad nito. So yan, tanggalin muna natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi pa natin kita eh kung meron bang gold or wala yung, or yellow yung edges nitong snake plants. Kasi hindi pa siya talaga visible. Pagkatapos, itong kasama niya, ayan na rin. Di ba? Lagay ko muna to. Makikita nyo na meron na siyang panibagong sibol. Di ba? Ito na yung panibago. Ito na yung magiging sunod na ganitong kahaba. Namang isang to, nagsisimula na rin magkaroon, ayun, sa part na yun. So, ibig sabihin, very successful yung water propagation na ginawa natin. At makikita nyo naman na, ayun yung mga roots niya, naghahabaan na. At napakaganda na rin i-display. So, ano ba magiging successful yung water propagation? Actually, very easy lamang kung tutuusin. Ang kailangan lang natin gawin, ito, kumat lang tayo. Wala ang kasamang kahit na anong ugat. Ang ginawa natin dito, nag-cut tayo ng isang pahaba muna na ganyan. Doon sa part, sa kahit sa ang snake plants na, na gusto nating i-propagate. And then, nag-cut tayo ng pa-V-shape na ganito. Yan. So, nagkat tayo ng pa-V-shape na ganyan at yun yung itinanim natin or inilagay natin sa tubig. Yun yung ibinabad natin sa tubig. Hanggang eventually ay nagkaroon ng panibagong baby na snake plant. So, yun ay kaya siya nilagyan or kinat ng pa-V kasi mas mabilis daw yung pagkakaroon ng ugat at mabilis yung pagiging pagsibol ng panibagong baby na snake plants kapag ka naka-V cut yung ating itatanim. So, ito dahon na dahon lamang yung ibinabad at inilagay natin sa tubig. At kita nyo naman kung gano'n siya successful. At pwede rin naman na isa yung ganito. Ito, mas mataas yung percentage na mabuhay siya. At sigurado, almost 100% kung masasabi na mabubuhay siya at hindi na siya mamamatay. Dito naman sa isang to, sa ating isang snake plants na to na color green, as you can see, ito ay hinukay natin siya, tinanggal natin naman yung ano niya, tinanggal natin yung, kumbaga isineperate natin siya, pwede natin siyang sabihin root division, pero kasi meron siyang pinakalaman o rhizome noong inano natin, noong kinuha natin siya sa mother plant. So kumuha tayo, nakasama itong portion na to. I just can't remember kung meron ng ugat, kung may kasamang ugat nung kinat natin siya, or ito lang mismong rhizome na to parang luya na to yung kasama nung kinat natin. Kapag ka ganito yung ginawa ninyo, mas mataas or almost 100% kung masasabi sa inyo na mabubuhay yung snake plants ninyo. And yun lang naman yung ginagawa natin. So, dalawang method ang pwede natin gawin. It's either ganito or yung ganito. Yung ito kasi, parang root division yung gagawin natin. Parang buong snake plants yung iaano natin, itatransfer natin, ikakat natin or ihihiwalay natin doon sa ano sa pinaka mother plant niya tapos ilalagay natin dito sa tubig para ibabad. Mas mabilis siyang magkakaroon ng baby katulad ng makikita niyo naman dito kung gaano nakagad kalaki yung baby snake plants dito kung ikukumpara natin dito sa isang to, di ba? Pero gayon pa man, ayan nga mas madali ito, mas sigurado at saka mas mabilis. And kung halimbawa naman yung isa, kunyari, wala pa, gusto nyo palang paramihin yung snake plants ninyo. At let's say, sabihin natin mga dalawa, tatlong dahon pa lang yung snake plants nyo, tas wala pa talagang maliliit na ganyan, wala pang mga bagong sipol na pwede nating i-root divide or kunin yung kasama yung ugat, pwede nating gawin yung ganito. Ayan, kakat lang tayo ng dahon at pagkatapos yung dahon na yan, siya nating kakatan ng pa-V shape at siya nang ibababad sa tubig.
At pagkatapos, yun, nagtataka or baka maitatanong ninyo, bakit hindi siya hindi siya nabubulok at hindi siya, di ba, parang sinasabi natin na overwatering, di ba? Yun yung ano, pagka overwatering, eto nga, nakababad sa tubig pero hindi nabubulok yung mga snake plants. So, iba kasi siguro sa tingin ko, merong ibang epekto kapag syempre nasa soil. Kaya yung snake plants natin nakalagay sa lupa, syempre may ibang reaction ang halaman doon. May ibang para, may ibang dahilan kung bakit nabubulok. Unlike kung halimbawa tubig lamang. Ang pinaka maintenance lang nitong ating snake plants ay magpalit ng tubig. Pag hindi niyo pinalta ng tubig, sigurado pamamahayan niya ng lamok. Makakakita na lang kayo ng mga kitikite na naglalagalawan diyan sa pinakailalim. Safest is talagang palitan natin siya ng tubig. Kahit every 2 days lang naman yung pagpapalit ng tubig. At kung halimbawa, makikita nyo naman yan eh. Kapag kami mga kitikiti ba, pinangingitlogan ng lamok yan, so tapon yun ah. Diba? Kung wala kayo makikita, ibig sabihin, walang kahit na anong kitikiti or mosquito eggs dito na namumuhay sa inyong mga snake plants. So yun. Pero ako pinapaltan ko, personally pinapaltan namin tong tubig para mas safe. Yun yung isang paraan para ma-avoid natin na pamahayan ng lamok or pangitlogan ng lamok itong ating mga water propagation. Tapos, mas effective kung ilalagay nyo siya sa glass, mas maganda kasi unang-una, maliwanag siya na area or spot ng bahay natin. Kasi yung isang snake plant na itinanim ko ng water propagation tapos nasa parang vase, hindi siya kagad nagkaroon or hindi talaga siya nagkaroon ng baby na snake plant. Pero itong nasa clear na glass, almost 1 month lamang nakikita nyo na kagad yung progress. At pagkatapos, mas maganda kung ilalagay pa rin natin siya sa mga bright spots. Since water propagation o propagation natin itong mga ito eh, kaya mas maganda kung nasa mga maliliwanag siya na part ng bahay natin. Ngayon, kung gagawin nyo lang naman pang display or pang decoration, mas maganda kung ang kukunin nyo yung root division o yung naka-root divide, yung may kasama ng rhizome, pagkatapos, siya yung ilalagay sa tubig at i-display nyo. Walang problema doon, magiging okay. Pero kung gusto nyo paramihin yung mga snake plants ninyo, ilagay nyo siya sa maliwanag na spot ng bahay ninyo. Yun talagang, kung halimbawa, malapit sa bintana, tapos naka-glass, ayan, makikita nyo yung progress ng snake plants ninyo. Every day, yung changes, yung paglabas ng mga bagong ugat niya, and tanggal stress, nakakatanggal siya, nakaka-relieve talaga siya ng stress pag nakikita nyo na unti-unting nabubuhay yung mga propagation ninyo. Parang kaka-proud kasi nakapag-propagate kayo ng successful ng mga snake plants o ng mga kahit na anong klase ng halaman. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.